Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, konting news po muna tayo ngayon. Pero hindi stock news, kung hindi investing news. Alaman po ng social media lately po ang tungkol kay Sir Yexel Sebastian. Hindi ko po sana itatopic ito. Kaya alam, may word na investment. Kaya syempre, no, kailangan po natin mag-comment po dito kasi may nakita po akong lesson na napaka-importanteng matutunan po natin lahat. Hindi yung iniisip mong lesson, hindi yan, ibang lesson po ang matututunan po ninyo ngayon at napaka-importante po para po sa ating lahat. Kaya stay tuned po at umpisa na natin ang balita. Sabi sa Inquirer, Yexel Sebastian, Mikey Agustin, trending. Bakit? May 200 million investment allegedly na scam. Okay, guys, allegedly lang po. Siyempre, hindi natin alam ang katotohanan. At yun na nga pa daw po, ang sabi sa balita dito sa Inquirer, lumipad na po papuntang Japan si Sir Yexel Sebastian. Ayan po, no? Isa po siyang dating toy collector at, ay hindi, toy collector siya at dating dancer. At umabot daw po ng 200 million po, no? Ito pong nare-reklamo na investment scam. Kasi may lumapit po na nagreklamo kay Sir Rafi Tulfo upang humingi ng tulong. Ayan po, no? At parang ang investment po yata na nagre-reklamo po, no? Sabi kasi ang minimum na investment is 1 million at 5% ang interest. Wow, 5%. Ano kaya ang time horizon po nito? Kasi kung 1 year, napakababa ng 5% kung 1 year. Kasi ang dami pong opportunity ngayon na more than 5%. Pero kung 5% per month, ang taas po niya. Hindi po makatotohanan po yung 5% per month, no? Hindi po makatotohanan po yan. At nung naibalik na daw po, no? Nung nakapag-invest, ang ibinigay po yata sa kanya ay contract of loan. At doon na po nagduda at nagre-reklamo po na ito. Kaya po siguro lumapit po siya kay Sir Senator Rafi Tulfo. At tinawagan po, syempre bilang fair po sa lahat, tumawag po syempre si Senator Rafi Tulfo kay Yexel. At ipaniwalag naman po ni Sir Yexel na investor lang din daw po sila ni Mikey sa company po na ito. Investor lang daw po sila ni Mikey kasi nagandahan daw po sila sa platform at nainganyo din po sila na mag-invest po sa opportunity po na ito. Ayun, no? Ito po kasing investment na ito, pinasok sa casino junket. Oh, ano ba yung junket na yan? In-explain ko pa sa mga tao na hindi po ako ang may-ari nito. Yan po ay pag-aari ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. HP Horizon po yung junket niya before. Ayan po, no? Ayan. So, git pa po ni Sir Yexel na yung picture daw po na may pera ay hindi daw po sa kanila yung pera po na iyan. Ayan, no? So, anyways, tignan po natin. Ito po yata yung picture na yun, no? Nasa bilyonaryo na news po, no? Yung picture na may pera. Hindi daw po kanila po iyan. Alright, no? Okay, so, and sabi po niya, no? Ayaw ko na sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas ay tatanggapin ko may ayos lang ng malumanay at tahimik pero kabaligtaran na nangyari, naging sobrang ingay na. Kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Ngayon, masakit makita ang buong pamilya mo na umiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey and Zip. Okay, heto po ang opinion ko po niyan. Hindi ko po alam ang totoo. Siyempre, hindi po natin kilala si Yexel. Wala po tayong kinalaman sa investment. Hindi natin nakita yung investment. Hindi natin kilala yung mga nagpapatang po niya, no? Hey, wala po tayong alam po dyan. Ipag-pray na lang po natin na sana po maayos po ang lahat na to para sa ikakabuti po ng lahat. Pero ang point ko lang po sa video po na ito ay yung lesson po na matututunan po natin lahat po tayong investor. Ano po iyan? Be very, very careful po sa ating brand name. May brand name po tayong hawak-hawak. Ano po yan? Yung pangalan at mukha po natin. Yan po ang brand name po natin. Our name, ang pangalan po natin is our brand name. And this is the most powerful, the most important brand name na hawak po natin, yung pangalan po natin. Yan po kasi kaya ko po talaga na-record po ito para pagdiinan po sa ating lahat, no? Wala na po tayong pakialam kina Yexel, hindi natin alam ano ang totoo tungkol sa kanila. Pero tayo po, may pakialam po ako sa inyong mga viewer, no? Gusto ko po pangalagaan po ninyo ang inyong brand name. Kasi, no, bibigyan ko po kayo ng example.
bakit po lumipad noon ang stock ng Double Dragon from 2 pesos? Grabe po ang inilipad ng Double Dragon. Umabot pa yata ng 60 plus, 80 plus po yan. 2 pesos po nang galing po yan. In just 2 or 3 years, lumipad po talaga ng sobra-sobra po yan. Bakit? Kasi nga may brand name, yung pangalan na Tony Tan Kaktiong. Pinagkakatiwalaan yung brand name na Tony Tan Kaktiong na associate siya sa Double Dragon. Kaya po ganun po, no? Alright. Alam mo ang power ng brand name. Ano pa, no? Bakit si SM and SMPH? Bakit overvalued si SM and SMPH na stock? Kasi people are willing to pay the premium for the name. Yung pangalan na nagpapatakbo po niyan, tiwala po ang mga tao sa pangalan na nagpapatakbo po ng kumpanya po na iyan. And the secret to success is not to get rich quick. Hindi po pabilisan yung maman po yan. Aanuhin natin, kumita tayo ng 1 billion, 1 million, 1 billion, 100 million, whatever. No? Eh kung yun na yung last na kikitain natin in our lifetime. And then after nang sira na yung pangalan natin at wala na magtitiwala sa atin at wala na susunod na opportunity. Paano yan? Kumamal ka nga na pagkarami-raming pera pero last mo na yun. Wala nang susunod. Ayun. And then ang worst po niyan, baka hindi pa natin ma-enjoy yung pera natin kasi nga po baka masangkot tayo sa bagay na hindi maganda, sa bagay na alam mo na na at tagilid po tayo sa batas. Ganun, no? So, hindi rin natin may enjoy ang pera po natin yan. Kaya po tinuturo po ni Charlie Munger. Sabi ni Charlie Munger, bata pa lang daw siya na realize na niya na integrity works. Integrity is a key component po para tayo ay yumaman. Integrity po natin. When we protect our name, kahit hindi po tayo yumaman agad, dire-direcho marami po tayong opportunities na masasagap in our lifetime basta protektado ang ating pangalan, inaalagaan po natin. We will keep on improving, keep on growing, compounding, compounding, compounding hanggang one day we are super, super rich. Guys, bakit yumaman si Warren Buffett and Charlie Munger? Kasi po yung career po nila, hindi po biglang yaman. 70, 80, 90 years na po nag-i-invest itong dalawa pong ito. Dahil po napangalagaan nila yung pangalan nila, naging effective po sila for several decades. Kaya po ang dami po nila naipon na pera at yumaman po sila ng yumaman. Dire-diretso po, billionaire na po sila ngayon at hindi pa rin sila humihinto sa pagyaman. Bakit? Po alagang-alaga po ang kanilang integrity, no? And guys, even if we fall, even if we fail, kahit na lumagapak tayo, may negosyo ka, bumagsak ang negosyo natin, no? O may investment ka, bumagsak ang investment mo, may magtitiwala pa rin basta alagang-alaga ang ating pangalan. May tutulong po sa atin para makapag-umpisa po tayong ulit. No? Integrity is critical for long-term success. Kaya po sabi ni Warren Buffett, ito yung number one rule niya sa buong kumpanya niya with almost ilan na ba? 400,000 employees. Ito ang batas niya. Kasi sinasabi niya sa lahat ng tao sa kumpanya po niya, lose money for the firm and I will be understanding. Hindi na bali na yung kapalpakan mo na lugi ang business, walang problema, maiintindihan kita. Kaya lang ang sabi ni Warren Buffett, lose a shred, kahit katiting na reputasyon ay sumala, lumagapak dahil sa iyo, I will be ruthless, hindi kita patatawarin, pipigayin kita. Yun ang sinasabi ni Warren Buffett. Warning niya yan sa lahat. Sinasabi ni Warren Buffett sa buong company niya, sa mga manager niya, don't worry about money. We had lots of money. Worry about our reputation. Alagaan ang ating reputation kasi long-term success po iyan, no? And pag nawalan po kasi tayo ng pera, makakabangon po tayo. Pero pag nawalan po tayo ng integrity, tapos na po ang lahat sa atin. Kaya be very, very careful with the things that we do. Ano ang ginagawa natin? Saan ang pinapasok natin? Ano yung mga ginagawa natin? Anong mga... kung ano-ano ang mga
mga pinapasukan natin at sino yung kasama natin. Sa mga dealings po natin, kailangan maingat po tayo kasi kahit wala po tayong ginagawang mali, wala tayong ginagawang kriminal, wala kang nilolokong tao, pag na-associate naman tayo sa mga taong loko-loko, sa mga taong manloloko, ma-associate lang tayo dyan. Tapos din po tayo, madadamay ang reputation po natin. Maaaring po si Sir Yexel ay innocent po dito. Kung nadamay naman po siya sa ganyang bagay, no, syempre, damay din po siya. Ganun din po yung sinasabi po natin sa atin. Kailangan maingat tayo. Sino ang ikaka-deal natin? Kailangan sureball na sureball tayo. Hindi laging pera. Hindi lagi ito ang nasa mata po natin. Reputation ang number one po, no? Huwag po masisilaw sa pera. Protect our integrity above all for our long-term success. At yun lang po ang ating lesson for the day. Disclaimer na po, lahat ito'y opinion ko po at hindi po natin alam kung ano pong katotohanan sa nangyari po na to. Ipag-pray po natin, no, na maayos po ito, no. Kung sino man na nalugi, maibalik po sana sa kanila, no. Kung sino man ang inosente, sana ay ma-clear po ang name po nila, no? Sana po maging maayos po ang lahat para sa lahat ng bagay. Pero sa ating po mga investor, alagaan po natin ang ating reputation. Yun lang naman po, no? Salamat po. Good night po sa inyo. To God be the glory. Happy investing, guys. Bye-bye.